Good day po sa lahat. Welcome naman sa Tensi Radio. Bago ka lang sa channel na to, pwede ba makahingi ng isang like dyan tsaka subscribe? Woo! Thank you. Maraming salamat. Ngayon pa lang. Okay. So, shoutout nga pala dun sa mga tropa natin dyan. Ano, mga hindi pa lang, na hindi ko may shoutout na nakakalimutan ko. Okay. So, yun. Today's video, bali, meron tayong dalawang social na relo dito. Si Mark Jacob, tsaka si Ben. So, yun. Lalagyan natin ng baterya. Okay, so, game na. Testing na natin. So, yun. Bali, si Mark Jacob na unahin natin. Medyo, ito yung magandang nausong social na relo ngayon. Medyo, yayamanin. Yayamanin. Nilubogan ko naman na to kanina para hindi na tayo mahirapan, para mabilis. Basta ang pambukas lang naman dyan eh, eto watch opener. Pero kung meron kayong iba pa sa bahay, marami yung Shopee mabibili. Okay. Bali, ang battery na ito ay 626. Sony yung nakalagay dyan eh, tinanggal ko na rin. Nag-moist kasi siya, kaya nilinis ko yung loob. Siyempre, ang ilalagay natin. Japan. Basta kung marami kayo relo, huwag nyo nang hayaang ano, ma-stuck yung battery sa loob. Sayang kasi. Sa dami kong dala kanina, merong mga pandemic watch kasi yun, yung mga na-stack nung pandemic. Mga siyempre hindi ginamit, di ba? Medyo hindi pwede yung mga metal nung panahon na yun eh. Na-stack sa bahay nila. Yung nag-leak yung mga battery, sayang. Yung mga nasira. Pero maayos naman yun. Yun nga lang, medyo gagastos pa. Sayang. Tignan natin na silang yung o-ring niya. Napakaganda. Di ba, kita mo to. Ngayon lang binuksan to. Pero may moist sa loob. Isa kasing pinagmumulan yan eh, yung pihitan. Dito. Make sure na lapat siyempre para hindi, para may silbi yung nilagay nating sila. Tara natin. Yung medyo kailangan doble ingat ka kasi gold. Pag medyo napasama yung ano mo, kitang kita pag halimbawang ma-scratch mo siya. Sa iba okay lang kasi ilalim naman. Pero syempre, kahit ikaw, pag mahal yung relo mo, pag nagasgas, di ba? Sakit sa loob eh. Pero wait. Yan. Okay na, working na yan. Lagyan na natin yung spring bar. Diba, basic lang. Siyempre, may gamit ako. Kung may gamit ka rin naman, marami kang relo. Pwedeng pwede yan. One zero. Set na natin si Antline. Ito si Antline. Snap type siya. Pag snap type, lalagyan natin ng plastic para hindi magasgas. Ito naman sakit ni Antline. Ewan ko ba, napakamahal na relo na ito. Pero yung kanyang kaha, hindi stainless eh, nung nagbabakbak. Di ba? Medyo masakit sa loob dito eh. Ganda-ganda ng relo.
ang mahal-mahal, pero yung case niya, malimit, hindi stainless steel. Kaya pag medyo acidic yung gagamit, babakbak. Yan ang issue ni Unclaim. Pero maganda yung makina. Yan lang, yung mismong kaha ng relo. Pinagkaiba sa sasakyan eh. Ang ganda nga ng makina ng sasakyan mo, yung kaha mo naman, drug na, di ba? Parang yung makina madaling palitan eh, pero yung kaha parang medyo magastos. Lalagyan natin. Malinis naman siya, hindi naman nag-leak. Yun nga lang talaga yung kaha niya. Papakpak. Hindi siya advisable sa mga acidic. Nakakasar. Bibili ka ng mahal tapos biglang after mga 1 year nagbakbak. Okay lang kung sinabi sa'yo na hindi stainless steel. Ang masaklap, sinabi sa'yo stainless steel, tapos hindi pala stainless steel. Hindi natin ang sealant para safe. Si Uncline nga, kagandahan dito, napakadaling buksan, napakadaling isara. Eh, ito naman ang ano ko dyan, kay Uncline. Hindi ka tulad ni Casio, ni Fossil, ni Guess, nako. Ito, basic lang to. Di ba? Ganun lang siya kadali isa na. Okay. So, yun. Okay na. Hindi naman siya ganun kahirap eh. Basta may gamit ka, mas mabilis. Lalo na to. Si Uncline, madali lang. Basta mga Uncline, madali lang. Buksan niya, madaling isa. Yung mga stainless steel lang. Ito kasi hindi stainless steel, kaya madali. Okay, maraming salamat sa bago natin subscribers. Thank you, thank you, thank you, thank you. God bless po sa ating lahat. Salamat sa suportang tunay. Thank you.